Muling nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga OFW na kukuha ng OEC, lalo na sa mga hilig magpa-assist sa mga nakikilala lang sa Facebook or TikTok na nag-aalok ng OEC assistance online. Dahil dalawang OFW ang pabalik na sana sa bansang Kuwait at dito sa Dubai ang naharang sa immigration. Dahil napag-alaman na peke ang dala nilang mga OEC na inamin naman nila na nabili nila ito online. Marami na rin tayo natatanggap na reklamo gaya nito. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga nagbebenta ng Peking Overseas Employment Certificates online. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingo, kasunod rin ito ng dalawang Pinoy na naharang ng mga otoridad matapos gumamit ng mga Peking dokumento upang ma-exempt sa pagbabayad ng travel tax at terminal fee. Dagdag pa ng opisyal, may tuturing na illegal departure o isang uri ng human trafficking ang paggamit ng Peking dokumento. Paalala ng BI sa mga overseas Filipino workers, dumaan sa legal na proseso dahil madali nilang matitrace kung lehitimo ang dokumento, lalo't mayroon silang data sharing agreement sa Department of Migrant Workers. Mababatid na ang OECs ay nagsisilbing exit clearance ng mga migrant workers na nais muling magtrabaho pabalik sa ibang bansa. Guys, napakadali lang naman kumuha ng OEC lalo na kung balik magagawa na lang kayo. Dahil pwede naman kayo lumapit sa POA desk sa loob ng NAIA na bukas 24 oras. At pwede kayo magpa-print ng inyong OEC or ng OEC exemption sa kanila. Kaysa naman magpapaloko pa kayo online. Available na rin lahat ng mga impormasyon sa YouTube at kailangan nyo lang ito panoorin para hindi na kayo mabibiktima ng mga ganito. Dahil nga gaya ng sabi natin, kahit legit kang OFW, kung peke namang OEC ang naibigay sa'yo ng mga nag-a-assist online, ay maharang ka pa rin sa immigration.